Hey there, Ethical Nation! This is Carl Serrano. And right now, itong gagawin kong video is para masagot yung katanungan ng ating mga ethical networkers na nagsend ng message sa akin regarding sa tanong nila kung paano magkakaroon ng magandang result sa business nila. Ang sasagutin nating tanong right now is tanong ni Joshua Bilang. Okay, so ito yung tanong niya. Problema ko ngayon, pera. At kung paano ko siya masusolusyonan through online. Traditional networker po kasi ako. After ko po kasi mapanood yung Revelation course nyo, di naman na talaga ako humataw ulit. So, relate much, di ba? As of now, di po ako nag-aaral. Pinag-stop kasi ako ng previous upline ko para mag-full-time sa previous company. Previous company niya. So, ibig sabihin po, sobrang available ako. Wala naman po akong part-time at di na rin ako humahataw. Nasa bahay lang po ako. Parents ko ngayon ang nagsusuporta sa akin. Salamat po. Okay, so yun yung tanong ni Joshua. So, maraming salamat sa pagtatanong, Joshua. Iisa-isahin natin to para at least yung mga makaka-relate dito sa tanong na to maging clarified yung sagot ko. So, unahin natin ito. Sabi ni Joshua, is problema ko ngayon pera at kung paano ko siya masusolusyonan through online. So, ayoko kasi mag-recommend ng mga online investment schemes na alam ko naman na mataas yung risk. Ayoko mag-recommend ng mga ganung bagay kasi personal wala talaga akong alam. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin na scam yung mga ganung bagay kasi wala akong alam sa mga ganun eh. So, ang may recommend ko sa'yo, Joshua, is maghanap ka ng online job, legitimate online job as in trabaho talaga para sure na hindi ko ma-scam. Pwede ka maghanap ng recommendations, yung may mga reviews, pwede ka mag-search sa Google, pwede ka magtanong sa ibang mga tao na gumagawa ng online jobs. Kasi hindi ko may recommend na online business agad. Although, pwede rin naman yun, pero as much as possible is yung magbibigay sa'yo ng talagang income, passive cash flow. So, ibig sabihin nun parang sweldo. Okay, so parang ganun. Dahil dito sa sitwasyon mo na to. Kasi share ko lang ng konti yung story ko para at least doon sa mga hindi nakakakilala sa akin. Na-experience ko rin kasi to. Ito yung tinatawag ko na panggalaw problems. Ako yung hashtag panggalaw problems. Before kasi, no, nag-start ako way back 2013, pagkasali ko sa network marketing company ko, hinintay ko lang yung sweldo ko tapos nag-awol na ako sa trabaho ko bilang service crew. So, nag-full-time kaagad ako sa business kasi akala ko, basta mag-full-time ako, okay na. Magiging okay na lahat. Kikita na ako ng malaki, ma-achieve ko na yung mga pangarap ko. Katulad rin naman ako ng karamihan na unang nakakita ng ganitong klase ng business, ng network marketing business. Which is maling-mali yung ginawa kong desisyon. Kasi nung nalaman yun ng parents ko, pinalayas ako, nung stepfather ko. Pinalayas niya ako, galit na galit siya sa akin kasi sabi niya may trabaho na ako, bakit pa ako sumali sa mga ganon, kalokohan yun. Then napilitan ako na mangupahan, isipin mo yun na wala akong trabaho, wala akong ipon. Kasi yung sineldo ko nun, pinabayad ko lang sa registration fee nung dating company na sinalihan ko. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, hindi ko alam kung paano ako magbabayad ng rent, hindi ko alam kung paano yung pangkain ko everyday. So hindi ko talaga alam kung ano mangyayari, sumama ako sa mga upline ko, which is yung mga upline ko naman that time, di rin naman ganun kalaki yung kinikita. So yun yung naging struggle ko. Na-experience ko yung mga ganung klase ng struggle, nabawon ako sa utang. Dumating sa point na ang inaalmusal ko na lang kape. Masaya na ako pag may tinapa yun, yung tigli 5 pisong hopya. Alam mo yun, ganun yung experience ko before. Sobrang hirap talaga, lalo na kapag sa traditional network marketing, ito yung nararanasan nila. O majority ng mga traditional network marketers, ito yung nararanasan nila. So para sa inyo mga network marketers out there, nakakasimula mo pa lang sa business mo, huwag ka agad mag-full-time. Meron akong ginawang ebook dyan, yung Poweran ebook, para malaman mo kung ano yung mga dapat mong sagutin para makapag-full-time ka. Kung gusto mo, alam mo, gusto mo mag-full-time. Meron ako doon ginawa tatlong tanong na kailangan mo muna sagutin na kapag oo yung sagot mo sa tatlo na yon, pwede ka na mag-full-time. Pero kung hindi, di ka pwede mag-full-time. So mag-comment ka lang dyan sa baba nitong video na to para maibigay ko sa yung link kung saan mo madadownload yung ebook na yon. Pero ito kasi yan, huwag ka agad mag-full-time kasi itong business para siyang mangga. Ibig sabihin, kapag tinanim mo, hindi agad tutubo. I know for sure, karamihan sa inyo, na alam nyo na to eh. Nabanggit na ito sa inyo. So yung mangga, hindi mo pwedeng asahan ng daily needs mo yan. Hindi mo pwedeng asahan ng pangkain mo yan everyday. Hindi mo pwedeng asahan ng pangbayad mo sa bills kasi mangga, kakatanim mo pa lang. Wala pa yan tubo, wala pa yan bunga. So, kailangan mo ng munggo, which is yung trabaho. Kailangan mo ng consistent cash flow every 15 days, every 30 days, kailangan may sweldo ka kasi yun yung pambabayad mo sa daily needs. Yung pambabayad mo sa pangkain, sa bills mo, sa necessities mo, kailangan mo yun. So, ipapart-time mo lang muna yung business mo. Kapag tumubo na yung mangga
mo, kumikita ka na ng mas malaki and consistently kesa dun sa trabaho mo, sa current job mo, that's the time pwede ka na mag-decide kung mag-full-time ka na. Kasi pwede na eh, hindi ka na maghihirap o hindi ka magkakaroon ng panggalaw problems. Kasi nga, laki na ng kinikita mo sa business mo. So para hindi kayo matulad sa amin ni Joshua, huwag muna kayo mag-full-time. Kailangan nyo yung trabaho nyo. Kung gusto mo talaga makaalis sa trabaho mo, i-goal mo na kumita ng malaki and consistent sa current business mo. So yun yung may re-recommend ko ka dyan. Is maghanap siya ng work as much as possible, pwedeng online job or pwede rin naman sales job. Kailangan nating matuto sa sales kasi nga nandun tayo sa industry ng sales. Lahat ng business, okay, lahat ng klaseng, kahit anong klaseng business yan, traditional man yan, franchising or network marketing, lahat yan may sales. Okay, lahat yan may kinalaman sa sales. Yun yung number one skill na kailangan matutunan ng isang entrepreneur, which is sales. Magaling ka dapat magbenta. Walang negosyo na walang ibinibenta. Lahat ng negosyo may ibinibenta. Products, tangible or intangible. Kung hindi man products, services. Okay, yung mga, for example, yung mga spa, mga ganun, salon, services yung in-offer nila, di ba? Yung binibenta nila. Or system. Nagbibenta sila ng system. Anong example nun? Franchise. Lahat ng business, nagbibenta yan. So kung hindi ka marunong magbenta, hindi ka pwede sa business. Para kay Joshua, itong maire-recommend ko sa kanya is pumasok siya sa work na may kinalaman sa sales. O yan ba, nagbibenta ng gadgets or cellphone, ganyan. Basta may kinalaman sa sales para mag-increase yung skills niya pagdating sa sales. Managagamit niya yun sa kahit na anong business na papasukin niya. Okay? So sabi niya dito, after ko po kasi mapanood yung Revelation course niya, tinamad na talaga ako humata ulit. Okay? Kasi nga, doon na-reveal eh kung bakit nahihirapan yung napakaraming traditional network marketers. So kung gusto nyo na rin magkaroon ng access dun sa course na tinutukoy ni Joshua, comment lang kayo dyan sa baba, okay? Comment lang kayo ng about sa course para at least alam ko kung ano yung sisend ko sa inyo. And then, next sabi niya, as of now, di po ako nag-aaral. Pinag-stop po kasi ako ng previous upline ko para mag full-time sa previous company. Intindihin nyo ng maigi yun para sa mga student. Okay, student kasi to si Joshua. Pinatigil daw siya nung upline niya para mag full-time. Pinatigil sa pag-aaral. Actually, isa rin yun sa nangyayari nung nagde-network pa ako. Bilang traditional networker dati, ganun yung ginagawa namin. Pinag-i-stop namin sa pag-aaral yung mga estudyante na nakakaawa naman kasi nagagalit yung magulang nila, ginagasto sila. Yung mga ganong kabataan na bi-brainwash eh. Na sinasabi, wala kang mararating dyan sa pag-aaral. Hindi naman yun yung point eh. Pagdating sa pag-aaral, para sa mga students, hindi naman yun yung point eh. Yung sinasabi ko kanina about sa job na ipa-part-time mo, pwede rin naman gawin mo yun sa business. Kalokohan kasi yung mindset na kailangan mag full-time ka para kumita ka ng malaki. Although hindi ko naman sinasabi na completely mali yun. Ito yan eh, ito yung principle na pinaniniwalaan ko. Kung sa maliit na time mo na meron ka para sa business mo, hindi mo siya magawa ng maayos or hindi ka makapagbigay ng commitment mo. Kahit sa pag full-time mo, hindi mo rin siya magagawa, hindi mo rin maibibigay yung full commitment mo. Wala naman yun sa oras eh, kasi may mga kilala ako na part-timers. Meron pa nga part-timers kumita ng million, hindi lang nag-top earner eh. Kumikita ng malaki kahit part-time lang sila sa business nila. So kalokohan yung mindset na yun. Kahit na part-time ka, yung commitment mo full-time naman, kikita ka pa rin ng malaki sa business mo. So para sa mga students out there, huwag kayong magdedesisyon, titigil sa pag-aaral kasi supportado po kayo ng parents nyo eh. Dependent pa rin kayo sa kanila. Pwede nyo i-part-time yung business. Pwede nyo siyang gawin na part-time parang dun sa mga nagtatrabaho. Okay, pag kumikita ka na ng malaki, di pwede mo nang kausapin yung parents mo, ma, na ma, pa, pwede ba ako tumigil kasi laki na ng kinikita ko dito eh. Di parang wala nang sense yung pag-aaral. Pero meron pa nga, kahit na kumikita na sila malaki, pinagpaputuloy pa rin nila yung ano nila. Kasi maganda rin naman yung may degree ka. Although drop out ako, di ba, dalawang beses. So, yun lang. Yun yung point of view ko pagdating dyan. Kapag ka ganun yung pinapagawa sa'yo ng upline mo, wag kang titigil sa pag-aaral kasi may baon ka. So, ibig sabihin, may allowance ka, meron kang panggalaw. Lalo na kung sumali ka sa traditional networking. So, sabi niya, so, ibig sabihin po, sobrang available ako, wala naman po akong part-time at di na rin ako humahataw. Kasi nga, yun nga, na-realize na niya yung mga maling ginagawa niya. Nasa bahay na lang po ako, parents ko na ngayon yung nagsusupport sa akin. Yun, problem niya is pera. So, yun, as I recommend ko, hindi kailangan na maghahanap ka ng trabaho. Di ba, na-recommend ko kay Joshua na hindi kailangan ay sales job. Hindi kailangan na malaking sweldo. Gagamitin mo lang ito as a panggalaw, para panggalaw, pang suporta sa panggalaw mo. Parang yun yung magiging munggo mo. Double purpose. Unang-una, may panggalaw ka. Ikalawa, nahahasa ka sa sales. Okay, as much as possible, humanap ka ng work na hindi masyadong kakain sa oras mo. Yung may available time ka pa rin, or hindi masyadong mahigpit, yung may available time ka pa rin para gawin yung business, or kung halimbawa kasali ka sa online business, mas maganda kasi pag online business, ito lang yung kailangan mo eh. Kailangan mo lang smartphone, may internet ka, okay na, pwede mo na gawin yung business, di mo na kailangan makipag-meet, di mo na kailangan na idalhin sila sa office, online ka na lang, di ba? Habang nasa trabaho ka, kung hindi naman ganun kahigpit, kumakausap ka sa chat, di ba? So yun yung current online business na ginagawa namin right now. Pero back to the topic, back to Joshua.
So yun yung may re-recommend ko. Number one is maghanap ka ng job na hindi masyadong kakain sa oras mo, na may kinalaman sa sales. Kahit maliit yung income, kahit maliit yung sweldo, as long as merong sweldo yan, okay na yun. Kasi hindi mo naman goal na mag-stay doon forever. Okay, ang goal mo lang dun is gamitin lang siya panggalaw. Okay, pundasyon para pwede mong i-sideline yung business mo. Okay, isa-side hustle mo yung business mo, ipa-part-time mo yung business mo. Okay, so I hope marami kayong natutunan dito sa video na ito. And make sure i-share nyo to sa teammates and downlines nyo or sa mga taong kakilala nyo na nakakaranas ng same problem kay Joshua para matulungan natin sila. And once again, doon sa mga students sa inyo, sa mga part-timers sa inyo, mga may trabaho pa na ginagawa yung business nila, huwag ka mag-full-time hanggat hindi pa mas malaki and consistent yung kinikita mo sa current business mo. Okay, napakalaking kalokohan na mag-full-time ka lang kikita ka na ng malaki. Okay, napakaraming variables para kumita ka ng malaki. Hindi magbasta mag-full-time ka lang tapos hahataw ka lang ng hahataw. Hindi ganun yun. So, i-mention nyo yung downline. I-share nyo itong video na ito. I-mention nyo yung mga downlines nyo, teammates nyo, friends nyo dito sa video na ito. And make sure i-apply nyo yung mga natutunan nyo. Okay, so once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are all born for greatness. So, see you next time. Hey there my friend, once again this is Carl Serrano. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko and make sure na i-like mo yung page ko for more and click mo yung see first. And kung sa YouTube mo man pinapanood itong video na to, make sure na mag-subscribe ka sa channel ko and click mo yung notification bell lang sa ganun ay meron ka mga updates sa mga bagong videos na i-upload ko. So once again, this is Carl Serrano. See you next time.